morning, Podjockers. Ngayong araw na to, pupunta kami sa palengke. Maghahanap kami na lulutuin. Gaya ng pugita o kaya panos. Then, tatry namin lutuin. Kasama namin si Chip Cook. Yan, nasa harapan. Walang panos. Naghahanap kami ng panos o kaya pugita. Wala na pong pugita. Wala na pugita. Hoy. Nakabili kami ng karning baboy. Bicol Express ang ating menu for today. Balak po kami bumili sana ng pugita, kaya lang wala pugita. So iniwan namin yung number o dun sa tindera para pag meron na sila pugita, i-text niya ako. Then babalikan namin yun para matuloy yung pugita receipt. Ang gagawin namin ngayon ay Bicol Express Bingor style. Yun po. Then, 10 pulots. Good morning, Podjockers. So, today, magluluto tayo ng Bicol Express. Pero, kakaibang Bicol Express to. Kasi, taga Mindoro yung magluluto. So, ibig sabihin, Mindoro style to. Pero, titingnan natin kung makakarating sa Bicol. Na-prepare na namin yung mga ingredients niya. So, iisa-isahin ko lang yung mga ingredients niya. Umpisahan natin sa karneng baboy. Cut into cubes, small pieces na liempo. Okay? And meron din tayong sitaw. Hindi ko alam kung ano English dyan. Basta sitaw yan. And then, meron tayong kamatis and jalapeño or sili haba, yung pandinuguan. Pwede rin yun. Meron din tayong bell pepper na red, garlic, and red onion. Meron din tayong alamang, mantika, syempre, pagigisahan yan, and magic sarap. Kitang-kita nyo, walang daya. Magic sarap. Ground black pepper and patis, pampalasa. And of course, meron tayong gata. Yan yung tinatawag nilang kakang gata. And meron tayong pangalawang gata. Ayun. So, let's go. Mag-start na tayo magluto. So, una, painitin natin yung kawali. Kapag mainit na, ilagay na natin yung mantika. So, pag mainit na yung mantika, kumukulo na yung mantika, pwede nyo nang ilagay yung karning baboy. Then, papupulahin lang natin siya. Like golden brown. So, hahalo-haloin lang natin yan. Para hindi masunog yung ilalim. Para hindi dumikit. Sabi ng ating chip cook. Bali nga pala po, dalawa po pala kami din eh. Yung chip cook at saka yung videographer. So, ayan po. Nag-golden brown na yung ating karne. So, pwede na natin yung tanggalin sa kawali.
Then, i-check natin yung natirang mantika kung madami baga. Kasi babawasan natin yan para iwas sa cholesterol. Ito nga po, madami yung mantika, so babawasan natin ng kaunti para iwas nga cholesterol, gaya ng sinabi ko kanina. Ngayon naman po ay isusunod natin ang paggigisa ng sibuyas, bawang at saka kamatis. And isasama na rin natin yung mga iba pang ingredients. Tingnan natin kung anong kung ano-ano ang mga ilalagay ni chef ko. Ayan, inuna po ang bawang. So kailangan din niya mag golden brown, then is ni-next yung sibuyas. Wait lang tayo few seconds. Few minutes, not seconds. O yan, pwede na pong ilagay yung sibuyas kasi nag-golden brown na po yung kanyang garlic. Hintayin lang po natin saglit at lalagay natin yung tomato. Sa Tagalog, kamatis. Mindoro, kamatis po yan. Pag nakarating ng Manila, tomato. Kasi-kasi, diba? Sasangkot dyan na lang po yan. Then, sunod na natin yung mga ibang ingredients. Yeah. Ihintayin lang po natin maluto yung kamatis. Then, isusunod natin yung karne. Wait lang po natin saglit. Ayan. Okay na daw po, sabi ni Chief Cook. Isusunod na natin yung ating karne. Yan na. Tanpulot na ito mamaya. Yung alamang po. So yan, sa pagkakataong ito po, isusunod na natin yung alamang. Yung alamang po, sinala muna namin bago inilagay. Para hindi masyadong maalat. Yan. Then susunod natin yung black pepper. Black pepper. Halu-haluin lang natin ng kaunti. Then maya-maya lang, mayroon na tayong Bicol Express Mindoro version. Susunod natin yung kanyang sitaw. Yan. Medium to medium lang po yung heat niya para hindi masyadong masunog. So titimplahan natin 'to ng magic sarap. Depende lang po sa kung kaano kadami ang gusto nyong ilagay sa magic syrup. Tantsahan nyo na lang po yan. Depende sa dami ng inyong lutong karne o yung ilang kilo baga yung karne niluluto nyo. Sa amin, wala pa yata kalahati nilagay. So, sa pagkakataong ito, ilalagay na natin yung pangalawang gata. Yan. Yan po yung pangalawang gata. Meron pa tayong primerong gata. So, palalambutin natin yung mga karne. Tsaka natin ilalagay yung itong ingredients pa. Kukuluin lang natin ito. Then, thank you.
Medyo iga na po yung primerong gata, so ilalagay na natin yung yung pangalawang gata, medyo iga na, so ilalagay natin yung primerong gata. Yan. So kunti lang po ang ating ilalagay na primerong gata kasi may pinag-ahandaan pa po tayo mamayang sinaing na tulingan. Gagataan po na panggata po diyan yung tirang primerong gata. So watch out for the next video. Yan po ko. Pagkasarap na rin. Ilalagay na natin yung sili. Yan po yung magpapaahang diyan. Siling haba. Haluin lang ng kaunti. Maya-maya, pwede na yan. Sili. Bill paper. Then, yan pong bill paper red. Yan po yung huli. Marami din naman yung tulingan. Then after po nito, titikman natin kung okay na yung lasa, then lalagyan natin ng patis kung hindi pa siya maalat dahil sa nilagay nating alamang. May alamang na kasi po siya. So sa paglalagay ng patis, tansyahan din lang po. Depende sa inyong panlasa. Para mag-buro. Yan. Haluin lang natin ng para mag-mix yung patis sa yan po. Lulutuin lang natin yung primerong gata, then okay na po ito. At ito na po yung finished product natin. So, tara, kain na tayo.